Ngayon, paano ba nakakatulong sa ganitong aspeto ang statistics? Siyempre, unang-una ang mga statisticians nangongolekta ng datos sa iba't ibang sources of data, kabilang na dyan ang mga households and individuals again, at mga establishments, yung kung gusto nating ma-monitor ang kung saan napupunta ang ating ekonomiya, kailangan natin ang information from the establishments, from the corporations. Kaya importante na yung ating mga respondents sa ating mga surveys, sa ating mga censuses, ay binibigyan tayo ng accurate na information. At binibigyan din tayo ng timely information. Kasi kung minsan ang nagiging problema natin, mga statisticians, hindi kaagad nagbibigay ng datos yung ating mga sources of information. E pagka ganon, nadidelay ang ating statistics at ang timeliness ng ating statistics ay hindi nagiging kaiga-igaya. So basically, ang statistics will tell us where, what, who, and how we were in the past, how we are at present, and the indications of where, what, who, and how we will be in the future. Kaya lang sa ating mga data users na kuminsan nagko-complain sa ating mga produkto sa Philippine Statistical System, kailangan ding maintindihan ninyo na yung the quality of our statistics ay nagdi-depend din sa mga sources of our data. At yan ay kayo, ang ating mga households, ang ating mga individual respondents, at pati na nga ang mga corporations and establishments. Sabi nga nila, garbage in, garbage out. Kung hindi nyo kami binibigyan ng accurate statistics, kung accurate data tungkol sa inyong mga sarili, kung hindi nyo kami binibigyan ng timely, kung hindi nyo sinasubmit timely ang mga information na kailangan namin galing sa inyo, ay hindi rin kami makakaproduce ng timely information. Napaka-importante ang celebration natin ng National Statistics Month. Kasi nung unang panahon, at maybe even up to now, hindi pa rin natin masasabi na ang appreciation at awareness ng ating publiko about statistics, about statistical offices, about statisticians, is sufficiently high na. Kaya kailangan nating i-promote and i-enhance ang awareness and appreciation ng mga ating publiko sa importansya ng statistics to the different sectors of society. At ang National Statistics Month celebration ay isang forum na napakahalaga para natin ma-accomplish itong ating purpose na ito tungkol sa statistics. Gusto ko ring sabihin, the Philippines is the only country that advocates and highlights statistics in a month-long celebration. Karamihan sa kanila, 1 week lang, 1 day lang, but not 1 month. So tayo ay parang pioneer sa celebration of statistics and enhancing the value of statistics to our public, to our data users, and the general public in general. I think it is fair to recognize that the Philippine celebration of the National Statistics Month, as you said, we are on our 35th year already, has in fact encouraged other countries and even international organizations like the United Nations
to likewise celebrate a Statistics Day or a Statistics Week. Talagang bonggang-bongga ang ating pioneering activity sa week monthly celebration ng National Statistics Month. Mas familiar ako sa Philippine System of National Accounts. At noong time namin, may pagmamalaki ko na malaki ang respeto ng international statistical community sa Philippine statistical system. Hangang-hanga sila sa mga nagagawa natin. Tayo eh nag-pioneer sa mga iba't ibang areas katulad ng satellite accounts on health, satellite accounts on education, tourism, environment and natural resources. And after my time, nagkaroon din tayo ng mga dagdag pang mga satellite accounts sa national account, like on the blue economy, nakalimutan ko na ang yung iba, pero marami tayong nagawa. At yung ating mga data producers, katulad ng NSO, BAS, BLESS, and even the BSP, contributed a lot para tayo ay maging number one sa ASEAN doon sa statistical capacity building indicator system na minonitor ng World Bank dahil sa quality ng ating mga statistics being produced and disseminated to the public. Gustong-gusto rin tayo maging pilot countries pagka nag-i-introduce sila ng statistical development projects. For instance, on the informal sector, on the volunteerism, measurement of volunteerism, on conduct of workshops on the MDGs, now the SDGs, and many more. Yung civil registration system natin, isa ring magandang undertaking of the Philippine statistical system, for which I think, at least in the past, the public is very appreciative already of the system in place sa ating civil registration system. Mas malaking buti na ngayon, mas malaking bilis na ngayon ang pagkuha ng civil registration documents sa ating PSA at sa mga local government units. Napakabilis na ngayon, hindi katulad nung una na katakot-takot na pila ang ginagawa ng ating publiko para makakuha ng civil registration documents. At sa totoo lang, yung NSM celebration ay isa sa mga ginagawa natin na I am truly proud of. At sa tingin ko ay hinahangaan ng mga ibang statistical systems base doon sa aking experiences with other national statistical systems. Tayo ay 1 month at manghang-mangha ako kung paano natin na-sustain yung month-long celebration ng ating National Statistics Month. Meron tayong statistical calendar na sinusunod na kung saan ay nakadetail yung iba't ibang activities na ginagawa ng ating iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang local government units para lang ma-enhance yung public awareness and appreciation of statistics
sa ating bansa. Meron tayong every year, meron tayong opening ceremonies na inirorotate natin among the different agencies of government para mabigyan ng focus or attention yung mga sectoral statistics natin na kailangan nating i-improve. Congratulations to the entire Philippine statistical system for all those 35 years now we have been successfully, very successfully celebrating monthly the national statistic, I mean, annually ang ating National Statistics Month. And I would like to congratulate the PSA in particular for spearheading the celebration. Despite your many preoccupations na para sa akin ay nakaka-overwhelm, hindi lang sa Chief Statistician kundi sa buong workforce ng PSA, yung napakarami ng assignment na binibigay sa atin. Pero sana ang ating attitude dyan ay yan ay recognition in fact of the quality of service that we provide to our stakeholders. Kaya binibigyan tayo ng marami pang pagkakataon para lalong maging mas makabuluhan tayo in our service to our society. At salamat din sa PSA at sa iyo, Ruben, sa pag-iimbita sa aming mga dating heads ng major statistical agencies upang makapagbigay kami ng kuro-kuro tungkol sa ating National Statistics Month celebration. Congratulations once again, and good morning.